Hello, hello everybody. Nagbabalik ako ulit after a few months, maybe 2 to 3 months ago yung last upload ko. So ngayon mag-update ako ulit kasi sabi ko dati next upload ko is yung gender ng baby. Pero ang problema nung nagpa-scan ako ng for the gender, hindi naki-cooperate yung baby. So until now, I am 29 weeks pregnant officially today. Hindi ko pa rin alam kung ano yung gender. So, susubukan namin sa 35 weeks magpa-ultrasound ulit. Tsaka, yun na, malalaman na namin kung ano yung gender ng baby. So, ngayon, kasi dumating na yung maternity package galing sa government last 3 days ago. So, today may bisita ako. Hinintay ko talaga siya kasi sobrang excited niya kasi mas excited pa siguro sa akin to na lumabas yung baby. So, ngayon, bubuksan na namin yung maternity package. By the way, papakita ko sa inyo pala kung gaano nakalaki yung aking tiyan. So, at 29 weeks, ganito na siya ngayon. Ganito na siya kalaki. Tapos, I am already 63 kilos. Yan. Malaki na talaga siya. Tsaka, parang hindi ko na kinakaya minsan yung nakatayo ng sobrang tagal. Kasi nga, ang bigat-bigat ko na, ito na siya. Ngayon. Mas may ilalaki pa to kasi nga 29 weeks pa lang, 40 weeks ako manganganak. Yan. So, more struggle pa. Ganun talaga. Hello. Ito po yung bigay sa akin ng government dito kasi manganganak na. So, may binibigay silang tulong para po ito sa baby. At yun na nga, libre po ito. Ito, nakapangalan po sa akin. Yan, nakuha ko po ito nung Thursday. Nakuha ko nung Thursday, tsaka ngayon ko lang siya i-open. Kasi nga, may bisita ako dito. Gusto niyang sabay kaming magbukas. Kilala niyo yata. Kilala niyo na kung nanonood kayo ng mga video ko dati. Kilala nyo to. Say hi. Yan. Hi. Yan po ang ate ng coming baby. So, bubuksan na namin kasi excited na siya. Only you can open now. Yeah. I think this is like a double box. Yo, talang. Yo. By the way, nung mga ano pa ako, apat na buwang buntis. Double box nga talaga siya. Yung apat na buwang buntis pa lang ako. Ano na. Naghakot na ito ng gamit dun sa kaibigan niya. Kasi yung kaibigan niya may kapatid na 2 years old na ngayon. So, hiningi niya lahat yung mga gamit na naipag-iwanan. Yan. What is that?
Okay, unang bukas. What is that? I don't know. Natural. Parang lotion yata ito. Glide. Yes, parang lotion siya. And then next is merong ano ba yan? Comb. Yung sa buhok. Yoxet. Sitin. What is that? Vesemita. Yo. Pag ano, pag naliligo yung bata, kailangan yung ano, naka temperature ng tubig. Wow, what is that? Mamila. Vitamins yata. It's like a vitamins yata ito ng baby. Made in Germany. Yo. Vitamina eka. Siyan hoitaa kuiva, hoitaa kuivea haavoittuneita nänne. Tapos next merong toothbrush. Yeah. Oh my god. May toothbrush pa ng ano ng baby. Yo yo. Next. What is that? Tutti. Okay. Parang pang ano yata yan sa damit. Ey, tutti ko lapas. Sa likin lapas. Pili kay ka tutti ko. Lapas it. Yeah. Okay. Sitten. Rinsi. Okay. Parang ano yan. Nail cutter. And then shape to you. Shape to you perfectly. Freedom. Enjoy. Ah, gloves. Gloves pala ito. Ah, hindi. Oh my God. Nababasa nyo ba? 15 condoms. Ala. Ibig sabihin, para sa akin yan. Para sa asawa ko pala. And what is this? Ah. For the, ano pala ito? Sa dede. Sa dede ko. Okay, may napkin pa. Sit the next. Okay, wow, ang ganda. Yo, ang ganda. Ang ganda din ng ano ng tela niya. Super nice. Next, okay, hosuit, like pants po ito ng baby, yan o. Okay, parang may medyas na din siya. Okay, next. Okay, pang ano yan? Wow. Ika tama. Ah, okay. Parang ano siya? Para sa paa, parang medyas. Kasi pang winter to eh. Parang medyas sa paa. Tapos yung isa naman, para sa kamay. Yan, pang winter yan. Malaki. Tamaon, Eka. Supi, biela, uksi. Buta, uksi. Yo. Parang pang 1 year old. Malaki siya. Hindi siya pang baby. Pero okay na din. Kasi napakamahal niyan. Pang winter. Next. Ang cute. Lelo. Yo. Laruan. Laruan ng baby to. Yo. Ang ganda. Wow. Ito na din. Ang ganda, oh. Ang ganda-ganda ng tela. Actually, may option po yung mga buntis dito. Yung mga nganak. Ano? Eh, may option na tatanggap ba ng ganito, package, o pera. Pag sinabi mo pera ang tatanggapin mo, mga 170 euro. Pero mas gusto ko, ano,
eto na lang yung package talaga kasi napakamahal. Ito lahat hindi kakayanin ang 170 euro. Mas maganda pag ito talaga ang hingiin mo, wag na pera para hindi ka nabibili. Next. Okay. Ahoy. Wow, ang ganda. Excited na ako. Ganda talaga ng tela. Mamahalin siya. So, sa 170 euro mo, hindi mo mabibili ang ganito kadaming gamit ng baby. Next. Okay, may pajama na naman ulit. Yan. Okay. Diba? Oho. May ano. Sa ulo. May hat. Light as in all eh. Kasya sa kanya. Yung malaki. Next. Okay, lampin. May lampin. Lina. Yo, kagaya lang din ng ano, lampin sa Pilipinas, yung quality ng tela niya. Yo. And then ano yan? Oh, suka hose. Suka hose. Parang ano din, parang yung pajama. Yan. Yeah. Pajama na may kasali na siyang medyas. Yo. Yo. Ganda. Oh, wow. Meron pa pala niyan. Ano yan? Pag kumakain yung baby, sinasalo dito. Light as in all, eh. Yan, ganyan. Tapos pag kumakain, dito dediretso yung mga nahuhulog na pagkain. Okay. Ano to? Bakit may... Oh, may ano pa. Parang ano yata to, babasahin yata to sa baby. Libring ano, libro. Babasahin. Yan. Yan, ganda. Kompleto talaga. Usilina. Yan, meron ding color green na... color green na lampin. Yep. Lampin. Marami pa. Ganito kaganda yan. Yeah, sama. So, iba-ibang kulay yung ano lampin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merong 6 na lampin. Tapos, meron na namang ulit. Kasya na yan pang 1 year old. Yo, meron ding pants ulit. Yan, what is that? Oh, for winter. Yeah. For winter ulit yan. Pang double doon sa makapal na kanina. Yan. Oh, I got you. Oho, may ano pa, may tenga. Hi. Mahilig talaga siya sa pang baby. Okay, may ano, may tawag nito. Lampin din siya. Yo, may lampin din pero alam niyo na 'yon, yung may lalagyan doon sa ulo niya. Lalagay sa ulo. Pwede ding gawing ano, kumot. Kumot. Tawa siya, akala naman niya naiintindihan niya sinasabi ko. Oh, wow. Okay, ito is bedsheet. Bedsheet sa ano nung baby. Ang ganda. Very smooth yung tela niya. Para sa bed niya. And then, what is that? Oh! Parang bubuksan. Avatar. Yan. Okay. Ikasang ko. Yeah. Bed. Dito matutulog yung baby. Yan. And what is that? Peito. Yo, peito. Mm-mm.
ito yung kumot ng baby. Yan. Lalagyan lang namin yan ng bedsheet yung kanina. And then, ito, Ruokalina. Yeah, Ruokalappo. Mm. Lampo? Ruokalappo. Ah, okay. Ruokalappo pala daw yan sa ano, sa kanila. Okay. Para yan sa pagkumain ulit. Hindi siya madudumihan yung damit niya. Okay, nice. Meron na namang ulit na co-suit. Paita. Okay, nice. Hindi siya pang baby actually. Pang ano talaga siya, pang 1 year old na. Pero okay na din. No. Meron na namang mga medyas. Yan, ito pang baby. Yung newborn talaga. Pwede sa newborn, okay. Next, malapit na tayong matapos. Yan, ang ganda. Actually, hindi ko pa alam yung gender ng baby, pero kahit ano, basta pwedeng masuot. Yes. Hindi ako maarte pagdating dyan. Yan, sa ulo na naman. Yan ang pang newborn talaga. Wow. Very nice yung tela. Yes. Ang dami nito. Hindi ko na nabilang kung ilan yan. Pero napakaganda niya. At marami. Baka 10 na yata. Yan, meron na naman. Talbi. Oh, okay. So, hanggang ano to? Parang sa ulo ba? Tapos hanggang leeg. Hanggang leeg yan. Tapos dito ilalabas yung mukha. Pang winter talaga siya. Yan. Para hindi malamig yan yung leeg ng baby. Yan. Wow. Bahala na kung lalaki or babae. Papasuot ko pa din yan. Ano yan? What is that? Walalapo. Ah, okay. Buti na lang may ano dito. May taga-explain din. Hindi ko rin alam yung ibang gamit. Okay. Very nice. Meron pa. Konti na lang. Okay. Wow. Pang ano talaga yan? Pang newborn. Yan. Okay. Next. Yeah, pang ano yan, pang summer. Pang newborn. Yes, ang ganda. Okay, ito pang 1 year old. Medyo malaki siya. Yan. Yo, pang winter ulit. Siguro kasi na yan 2 years old. Kaksbot ta sopi. Yo, kaya parang manis ka. Yo, eka. Malaki talaga siya eh. And the last. Lakka na. Oh, okay. Yan yung ilalagay dun sa ano kanina. Ito yung parang sa ano, sa lalagyan niya ng yung parang yan o. Oh. Yan yung habol ng bata. Yung kumot ba? Kasi lalagay natin tong parang comforter. Ito. Yung comforter kanina. Yan. Ilalagay sa loob dyan. Tapos ito. Kaya pala may ano, may design. Yan. Tingnan nyo. Kasi dito pala pwedeng ilagay ang baby. Pwedeng tulugan. Oh, kasi malambot siya. Meron siyang foam. Kita nyo. Oh. Medyo makapal. Tingnan nyo. Yan. So, pwede talagang ihiga dito ang baby. Ito pala yung sinasabi ng friends ko na pwede daw ilagay yung baby dito. Ganyan. Yan.
kung wala pa nung ano, yung crib ba. Kung di pa nakabili. This is from Kela. Kela po, ito yung government agency na tumutulong sa mga tao dito sa ano, dito sa Finland. Kung walang trabaho, magbibigay sila ng tulong. Tapos, pag buntis ka, magbibigay sila ng paunang tulong para sa baby. Ganun yun dito. So, yun lang.